light from the Word, our daily study of the Scriptures and our time. Pag binasa niyo yung buong kautusan sa Torah mula Exodus hanggang Deuteronomy, ay nakahalo ang sinasabing moral law sa mga food laws, separation laws, sa temple sacrifices. Kaya hindi mo siya mahati. Ang law ay kabuuan. At pag sinabing Mosaic law o law of Moses o yung words of the law, yun yung buo. Yun ang buong kautusan sa lumang tipan. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, tayo ay maaring ariing ganap nang hindi tayo sumusunod dun sa law of Moses. So, ang dinig ng mga Pariseo o mga Hudyo na mayroong isip ng Pariseo ay parang nagtuturo ng kasalanan si Pablo. Ngayon, yun ang pag-uusapan natin mabuti. Okay. So, paano natin malalaman na totoo, meron tayong sinusunod na batas? Ito, pakita ko po yung binabasa ko. Yan. Sana po ay nakikita nyo rin. Hindi, no? Hindi siya sumusunod. Nadali pa. Ano ko siya? So, makikita po natin dito, merong apat na prinsipyo kung paano natin malalaman kung ano pa ang mga batas na nag-a-apply sa atin. Ito po yun. Ito. Apat. Okay. Unang-una, ang pinakamadali ay kung ano ang hindi na kinansel na o abrogated o hindi na pinagpatuloy ay hindi na applicable sa atin. Ang isang sample niya na yung Acts 10:13 hanggang 16. Ito yung example. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, I have not eaten anything that is common or unclean." And the voice came to him again a second time, "What God has made clean, do not call common." This happened 3 times, and the thing was taken up at once to him. So, ibig sabihin po, yung mga food laws ay hindi na applicable sa bagong tipan. At yung corollary nun, yung katotohanan, ang mga hintil ay hindi na tinuturing na unclean sa Panginoong Diyos. Yung hindi na pinagtuloy, hindi na applicable sa atin. Okay. Isa pang pinakamadali ay kung ano ang inulit sa New Testament o na-mention ulit sa New Testament, siguradong applicable pa rin sa atin. Patulad ng, "Thou shall not murder," "Thou shall not steal," "Thou shall not commit adultery," "Honor your father and your mother," "Thou shall not covet your neighbor's wife," "Do not covet your neighbor's good," "Thou shall have no gods before me," "Thou shall have," ano pa isa? "Thou shall not take the name of the Lord God in vain." Lahat po yan inulit. Yung doon sa sampu, ang hindi lang po inulit, in fact, abrogated pa ay Sabbath. Kaya hindi po tayo nagsisimba mula Friday afternoon o evening hanggang Saturday evening. Tayo ay sumasamba sa Lord's Day o yung araw na kung saan nabuhay na muli si Jesus. So hindi po pareho ang Lord's Day sa Sabbath. Pangatlo, ito po, itong pangatlo, ay yung tinanong ni Jesus dun sa isang Hudyo.
kung paano, ano ang greatest commandment. At ang greatest commandment ay love God with your whole heart, with your whole soul, with all your mind, and with all your strength. And the second most important is love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than this. So mga bagay na tungkol sa pag-ibig ay applicable sa atin. In fact, ang tawag ni Pablo yan ay the law of Christ. So pag nakita natin sa Old Testament law kung saan nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, yan ay applicable sa atin. Kung kailangan tayong tumulong sa kapatid natin, sa mahirap, sa balo, sa mga orphan, ay applicable yan sa atin. Hindi dapat magpataw ng interes sa mga kapatid nating hikahos. Pag sila'y umuutang, applicable po yun sa atin. Ang pangatlo at mahirap ng konti ay yung titingnan natin ang kung ano pagkakaintindi natin sa ginawa ni Jesus at mismo yung kanyang persona. Kung itong mga batas na ito ay nagde-devalue, hindi na sa atin applicable yon. So, ano example nun? Ang example po nun ay kung tayo ay maghahain pa ng mga dugo ng hayop para sa ating kasalanan. Kasi namatay na si Jesus eh. Ba't mo ulitin yung hain niya? So yung usual na sinasabi nilang Holy Eucharist na kaparehong paghahain pag nagmimisa ang isang pari, mali po yun. Kasi hindi na applicable sa atin yun. Tapos na yung kanyang paghahain. Kung magtatayo tayo ng templo, mali rin po yun. Ang templo ay nasa langit na at ando na nakaharap na po ng saserdote si Jesus. So ang tawag dyan, paraan dyan para natin na masuri mabuti ay yung sa English na biblical theology or redemptive historical way or interpretation. Ang isang sample niyan ay yung Hebrews 7:11-12. Now, if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek rather than one name after the order of Aaron? So, ibig sabihin, yung pagkapari saserdote ni Jesus ay iba sa pagka-saserdote ng mga anak ni Aaron, Levitical priesthood. At ang pinaka-importanting sinabi ay yung 12. For when there is a change in the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. So usually po ay importante ang Hebrews para maintindihan natin yung tinatawag sa English na discontinuity. Kung ano yung hindi na nagpapatuloy sa bagong tipan. Nagbago ang saserdote, so lahat ng paraan na kaibat doon, sacrifices, templo, pagbibigay, ay hindi na nakakabit doon sa Levitical priesthood. Iba ang priesthood ng ating Panginoon. Siya ay Melchizedek. Yan. So, una, yun ang sinasabi natin, hindi na tayo under Mosaic law, ngunit under tayo, saan po tayo under? Under na tayo sa law of Christ. At yung minensyon kong apat na prinsipyo ay ang kinapapakalooban ng law of Christ. We are now in the new covenant, and no longer at the old covenant. Kaya
mamaya may mention ni Pablo na we already died to the law. Yung law na yun ay yung old covenant. But we live in Christ. Okay. Okay. So, na-mention na natin yan. Ayan. Ayan. Paano daw tayo aariing ganap? Ayan. May picture po rito, makikita nyo, kung saan ang tao ay nakaharap sa korte ng langit. Kasi ang word na justification ay legal term. Ibig sabihin, pinapatawad ka sa kasalanan at tinuturing kang malinis, banal. Dalawa pong bagay yun, no? Sa English ay you are forgiven, and then yung righteousness ni Kristo ay imputed to you. Sa English ay reckoned to you, accountable, accounted to you. Una po ay pinatawad tayo. Okay? So kung tayo ay criminal, sabi ng judge, pinatawag ka lang ng korte at hindi ka na makukulong, malaya ka na. Yun ang unang concept ng justification. Usually, yun din ang iniisip ng mga tao. Nakakalimutan nila yung imputed righteousness. Kasi tayo ay tinuturing ng malinis. At tinuturing na tayo, kaakibat dyan, na tayo ay united with Christ, adopted as sons. So usually yung justification saka adoption, magkasama. So hindi lang tayo tinitingnan ng Diyos na pinatawad tayo, may kinumpir siyang bagong status sa atin. Sinabi niyang malinis tayo at anak niya tayo. Huwag natin kakalimutan yung dalawang concept sa justification. Ba't ko po nasasabi yon? Kasi madaming nagtuturo na makulto na pinatawad na daw tayo pag tumanggap tayo kay Kristo. Andyan yung Worldwide Church of God. Wala na ngayon, pero meron pang mga ilan-ilan dyan na niikot. Meron din Seventh-day Adventist. Makakadil ka din justification. Meron ka din na didinig na ibang Church of Christ o Wesleyan na ang view nilang justification ay binigyan lang kang pagkakataon, malinis ka na ngayon, pero huwag kang magkakasala, manatili kang nanampalataya kasi pwedeng mawala yung kasalanan. So yun ang problema. Kasi nakakalimutan nila yung twin reality o truth tungkol sa justification. Hindi lang tayo pinatawad. In fact, yung pinatawad tayo ay past, present, and future natin. Nagawa natin kahapon, ngayon, at gagawin pa natin. So, pagdadinig na naman nyo, sasabihin nyo na parang pwedeng gawin na lisensya para gumawa ng mali. Para kang binigyan ng pass. Katulad bukas, o ngayon pala yun, August 1 na, no? Pwede kang mag-violate ng IATF mula Valenzuela hanggang Laguna. Pwede ka pang mag-pass. Dahil ikaw ay frontliner. Oo. Ay, kuminsan inisip mo, pwede kong gamitin sa personal ko. Pero hindi ganun ang intensyon. Hindi rin ganun ang intensyon ng Panginoon na kaya tayo pinatawad at binigay sa atin yung katwiran ng Panginoong Hesus Kristo sa atin. Yun ay para hindi tayo, sa tingin nyo, hindi tayo palaging guilty mag-isip. Okay? Guilty palagi. Alam niyo ibig sabihin ng guilty palagi?
na bawat titingin ka sa Diyos, paano ka mananalangin, kanina, iba yung iniisip mo. Nananambahan tayo, pero trabaho ang iniisip mo. O kaya ay, ano kaya yung bibilhin kong bukas? Yan. O kaya ay, kanina lang pala nag-away kayo ni Mrs., eh paano ka makakaharap sa Diyos? Kasi guilty ka. Ngayon kang ginawang masama. Dahil dun sa justification, ay hindi na mangyayari yung palaging guilty ang isipan mo. Impact ganyan ang nangyari kay Martin Luther. Konti kong bot ay naaalala niya na siya ay makasalanan. Palagi siya nangungumpisal doon sa kanyang kompesor. Kasi hindi na niya malaman kung sa totoo, mga kapatid, habang tumatagal tayo sa buhay Kristiyano, hindi ibig sabihin ay mukunti yung kasalanan natin. Ha? Ganon, Brother Ray? Oh, hindi. Kasi mas lalo mong nare-realize na hindi ka nga outwardly na makasalanan, hindi ka naman pumapatay, hindi ka naman nagnanakaw. Pero nakikita mo ang galaw ng iyong puso at isipan na ikaw ay makasalanan. Kaya habang tumatagal ay nare-realize natin na tayo ay makasalanan. Kaya importante ang justification by faith alone. Yung nga pala ibig sabihin ng JBFA ko. Mahaba kasi. Justification by faith alone. Mukhang magpa-parto ako nito. Kasi 419 na eh. Nasa point number 1 pa lang tayo eh. Brother Jerry, salamat sa ano. Kasi kamontik na ako hindi makatuloy ng pag-preach dahil maguluot ako nung ano tawag dito, inoperahan si Mami at namamaga pa yung kanyang kamay. Sabi ko, Brother Jerry, pwede bang saluhin mo ako? So sinabi ko ata ng Wednesday yon. Tapos bandang Thursday ng gabi, biglang nagpasokan lahat yung idea. Hindi ko mapigil. So sinulat ko, kaya ganyan. Kung nahihirapan kayo maintindihan yung sinulat ko, ganyan yung dating nung idea sa akin. Idea ng Panginoon. So justification, justified. Inaring ganap, pinatawad, tapos nagkaroon ng katwiran. Ang ating damit ay damit na maputi dahil iyon ay damit ni Jesucristo. Okay. So nasagot na natin itong experience ni Martin Luther. Ito lang po, no. Dito naman tayo pupunta sa itaas. At napapansin ko, pasensya na kayo kung meron kayong may tatamaan sa inyo. Hindi ako ang nagpaalala nito. Impakamuntik na nga, hindi ako makapag-preach, diba? Kanina nga, napansin nyo siguro sa simula ay parang nagugulan ng utak ko. Yan. Merong kaaway talaga. ayaw ko pag-preachin. Okay. Ang justification, yung faith na pinag-uusapan ay simpleng pagtitiwala kay Jesus dahil siya ay anak ng Diyos o Diyos ng pangalawang persona ng Trinidad at dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So yun ang pananampalataya. Ang object noon o ang tinutukoy noon ay si Jesus. Ngayon, ang problema sa panahon natin, mayroong heresy na tinatawag na world faith movement.
Dati ay positive thinking lang yun ni Norman Vincent Peale. Na as if ang faith ay parang may nagagawa. Yung faith mismo, may nagagawa para ba siyang Star Wars na force. Oh. Tapos kuminsan nadidinig ko ito, madalas ngayon, na sinasabi, I declare, I rebuke you. Nakakalimutan nila na ang authority ng isang anak ng Diyos o Kristiyano ay derived from the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang otoridad natin sa daigdig na ito ay dahil sa ating panganay, firstborn, which is the Lord Jesus Christ. By His blood, we are covered by His blood. That's why we are sinless. Sa pagharap ka sa Panginoon at sa pagharap sa mga unclean spirit, yun ay base kay Jesucristo. Faith has its object, and its object is Jesus Christ. Tandaan po natin, ito dalawang klase ng example na hindi tayo pwedeng magyabang miski tayo ay justified na. Jude chapter 9. Yan. But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment. Ibig sabihin, si Archangel Michael ay pinag-uusapan ng katawan ni Moses. Referring to the Israel nation. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Archangel, kundi ang ginamit niya ay yung otoridad ng Panginoon. Sabi niya, the Lord rebuke you. But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animal, understand instinctively. So mahirap po yung mga mayayabang. Eh, ang daming mayayabang ngayon. Propeta at saka apostol sila na parang hindi lang po si Kibuloy, ha? Na as if yung authority sa mga masasamang espiritu o kung anumang spirit of hunger or poverty ay pwedeng lang iutusan na hindi nila hinihingi ang kalooban ni Jesucristo sa mga bagay na ito. Isang pang-example ay Acts 19 kay Pablo naman. Yan. Sabi diyan, Acts 19:13. Okay, magalala, hanggang point number 1 lang ako. Talagang hindi ako aabot ng ano, pang next week na yung iba. Hindi ko malam, minsan hindi ako alam yung mga binibigay ng Panginoon sa akin. Eh, pang ano na pala, 2 Sundays. Okay. Acts 19:13. Sabi dito, then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaimed, 7 sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this. So ibig sabihin, nakita nila si Pablo nagpapaalis ng demonyo sa pangalan ni Jesus. So sabi nila, uy, pwede pa lang gamitin na magic formula yung pangalan ni Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Ginamit lang nila. Anong sabi ng mga evil spirit ngayon? But the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of the house naked and wounded. Yung taong possessed by the evil spirit, yung 7 anak ni Sceva, na overpower niya, tinanggalan ng damit,
pinahiya sila. Sabi, si Jesus, kilala ko. Si Pablo, oo. Apostol yan ni Jesus eh. Eh, sino ba kayo? Tayo, meron din naman tayong karapatan bilang mga anak ng Diyos. Kaya dapat i-realize natin na ang authority natin is derived from the Lord Jesus Christ. Huwag po tayo sasabak sa spiritual warfare na hindi nakadamit sa kanyang katwiran, sa kanyang pagiging ating hari, sa pagiging punong saserdote niya. At baka mamaya tayo ang pagbaligan ng masamang espiritu. So, iwasan po natin yung definition ng World Faith Movement. Yeah. So, paano nga ba tayo maja-justified? By faith. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Ay, hindi talaga lalabas. Sorry. Pag shinare mo pala, isang ano lang. Okay. So, ibig sabihin, wala talagang paraan para tayo ay tanggapin ganap. No other way. Only Jesus way. Ang mga tao, madaming other way, pero hindi yan nakakaligtas. Ayan. Paano? Mga gawaing religyoso, ikaw ay luluhod mula dun sa dulo hanggang sa harapan. Panata. Yan, pag January at saka pag Marso, Abril. Fasting. Deprivation. Yung iba ay mystical experience. Wawala daw sila sa kanilang sarili at maakyat sila kung saan saan. Sa mga Muslim, ang matindi ay yung yan. Alam niyo po ba yung suot nila sa harapan? Alam niyo siguro, no? Oo. Bomba po yun. Nalagay sa belt, nalagay sa katawan, katulad dun sa Mindanao, pumunta sa mga sundalo, pinasabog yung sarili. Suicide bombing. Yan ang mga daan ng mga tao para gusto nilang maligtas, pero hindi yan nakakaligtas. Niski ano pa ang gawin nating pagiging religyoso, magbasa tayo ng Biblia araw-araw, manalangin tayo araw-araw, magbigay tayo ng pera araw-araw, kung ito ay hindi dahil niligtas na tayo ni Kristo Jesus, hindi tayo maliligtas. Sayang lamang yung mga bagay na pagiging religyoso natin. It is a critical danger na pag inisip natin na yung mga ginagawa natin ay maaaring magdagdag o contribute sa ating kaligtasan. Yan ay nakakatakot na pagkakamali dahil marami ang nagkakamali niyan. Okay. So wag po yan, ha. Yan. Ito na lang, dito tayo magtatapos. Ang tanong po, kung pananampalataya kay Jesus ang paraan para tayo maligtas, ang tanong, kaya ba nating manampalataya kay Jesus? Kaya ba natin? Kung tayo ay hindi manampalataya, binahagi sa atin ang ebanghelyo, kung ikaw ay tatalikod sa iyong kasalanan at mananampalataya kay Jesus, kay maliligtas. Ang tanong, kaya ba nating lumapit kay Jesus? Kaya ba nating tumalikod
sa ating kasalanan? Ang sagot? Ano po sagot? Pwedeng sumagot ng merong audio. Ha? Ayan. So, ang sagot po, hindi natin kayang lumapit kay Jesus. Walang tao na kayang lumapit kay Jesus. Sa lahat ng mga reformers noong 16th century, mula kay Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, Martin Butzer, Thomas Cranmer, ay pare-parehong naniniwala na walang kakayahan ang taong lumapit sa Diyos. Ang tanong, ayun, okay, anong mga verses? Okay, yan. Isay natin kasi hindi po tinuturo eh. Ang laging tinuturo na yon, ABC, accept, believe, confess, hindi tinuturo na hindi kaya natin lumapit. Impact, baliktad. Yan. Bakit baliktad? Itong example, Romans 3. No one seeks God. Walang mahanap sa Diyos. Pag wala ka kay Kristo, hindi mo hinahanap si Jesus. 1 Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are holy to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So, ibig sabihin, pag hindi ka Kristiyano, natural person ka, yung mga bagay sa Ebanghelyo ay hindi mo maintindihan. Sa iyo, kalokohan lamang yon. Bakit di mo maintindihan? Dahil dapat may Espiritu ng Diyos sa iyo para maintindihan ito. 2 Corinthians 4:3-4. Our gospel is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Anong sabi daw? Pag nag-share tayo sa dimananampalataya, ang ebanghelyo ay nakatabing, nakatago sa mga mawawala. Dahil ang Diyos ng daigdig nito, ang demonyo, ay binulag ang kanilang isipan ng mga di mananampalataya. Tandaan natin po yun. Pag nagsalita ka ng ebanghelyo, para kang inchik. Hindi mo naiintindihan. Kala mo nga, minumura ka nga eh. Pinapahiya ka. Ano? Tinatawag mo akong makasalanan? Masama ako? Ikaw kaya, hindi kang masama? Oh, gagalit pa sa'yo. Hindi na nakikita na ang sineshare mo ay para sila ay maligtas. Pero ang dinig nila, pinapahiya mo sila. 1 Corinthians 1:18-24. Mahaba po ito kasi common error sa pag-share ng gospel. For the word of the cross is folly to those who are perishing. Ito nga pala mga kapatid, no? Pinili ko na lang yung verses. Mas mahaba pa yung listahan eh. Sa totoo lang. Ewan ko ba, ba't hindi? Parang isang taon o mahigit na hindi ako nakakadinig na may nagtuturo nito. Eh, palagi naman ako nasa YouTube at nakikinig sa ibang, alam naman yung ibang simbahan, pero nila may mention ito. But to us who are being saved, it is the power of God. For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Gentiles seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jew and folly to Gentiles. Kalokohan sa mga
Hintil sa diin mga nanampalataya. Matthew 11:27. Yan. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son. Malinaw yun, ha? Father knows the Son, Son knows the Father. Eh, sino pa pwedeng makaintindi sa Diyos Ama? And anyone to whom the Son chooses to reveal Him. Namimili ba ang anak ng Diyos kung kanino niya ipapaliwanag, ipapakilala ang Diyos Ama? Ang sagot, oo. Nakita niyo yun, ha? Hindi lang yung Diyos Ama ang nag-e-elect. It is also Jesus Christ who chooses to reveal His Father to them. John 3:27. John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Wala daw tayong matatanggap na katalinuhan o ano paman mula sa Diyos Ama unless ito ay binigay ng langit. Yung Diyos Ama na nasa langit. Wala. Colossians 2:13. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. So ano daw tayo dati? Tayo ay patay sa ating kasalanan at di pagkatuli ng ating laman. Patay. Pag yung patay ay hindi magandang joke pero gagamitin ko na rin. Yung patay kasi usually sinasarado yung mata, ano, di ba? Diba, dinalagyan ng pera para pabigat. Pero sabihin natin, binuksan natin yung mata niya. Patay. Makakita pa ba siya? Hindi, patay na eh. Hindi makakita. Di ba yung mga sanggol pag pinanganak? Minsan yan ay kinukurot para umiyak, para malaman na buhay. Kinukurot. Iiyak yun. O kaya, ang tawag to? Yung nagkaroon ka ng lagnat na mataas? Convulsion. Usually, parang natutulala na yung bata, kinukurot yun para bumalik yung pakiramdam. Yung patay, pagkurutin nyo, mararamdaman niya? Hindi. Patay na eh. Paano tayo ngayon yan? Yung espiritu natin, bubuhayin. Ang tawag doon, born again. Pag hindi tayo binuhay, patay tayo. As in, patay pa rin tayo sa relationship with God. Panghuling verses. And you were dead in trespasses, Ephesians 2:1-2:4-5, and sins which you once walked. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Naintindihan po nyo natin yon. Yung pagkabuhay sa kamatayan ng kasalanan at pagbibigay ng pag-ibig niya sa atin, yun ang by grace you have been saved. Yun ang salvation by grace. Yun ang salvation by grace. Hanggang di natin naiintindihan ang pagiging makasalanan natin,
ay yung pala ang ibig sabihin, eh hindi natin maiintindihan din yung kaligtasan natin. Meron pa ako nilagay dito na isang website. Sinulat niya lahat yung verses tungkol sa hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Andan po. So, punta na tayo dito ulit. Okay. So, natapos ko na po yung first point. Dun na lang muna tayo. Hindi na tayo umabot sa B. Share ko lang ulit yung isa. So yan po yung natalakay natin kung ano ang importansya ng justification by faith alone without the works of the law. Una, works of the law ay yung kabuuan ng kautusan ni Moises. Pangalawa, ang justification ay dalawang scope. Tayo'y pinatawad at binigyan tayo ng katwiran. Pangatlo, maski yung faith ay kasama sa salvation by grace, dahil tayo mismo ay hindi makakalapit unless ang Panginoong Hesukristo ay pinakita rin sa atin ang kaligtasan. Ito ang tanong siguro ng ating isipan. Eh, Brother Ray, importante ba yan pag sa pandemic? Importante ba yan na wala akong ngayon trabaho eh. Hindi ko nga alam kung may ayuda ako bukas eh. Ano ba yung justification? Yung justification, makakain ba yan? Ito lang po mga kapatid. Hindi ako mangangako ng karangyaan, kayabanan sa inyo. Ito. Pag tinawag tayo mamayang gabi, at tayo ay na kay Jesus, saan tayo pupunta? Sa langit. Kung bukas ay wala na tayong kainin, o kaya ay magkaroon tayo ng Delta variant, at tayo ay may Kristo, alam din ang sagot nila, Sister Perlin yan. Saan tayo pupunta? Sa langit. Ang daigdig na ito ay maaaring madaming gawin sa atin. Ang taong handang mamatay ay yung tao lamang na handang mabuhay. Mabuhay para sa iba, hindi para sa sarili. At paano tayo mabubuhay para sa iba? Pinawi ng ating Panginoong Hesukristo yung pag-aalala na konting kibot ay alam natin nagkakasala tayo. At sinabi niya, huwag ka na mag-alala doon, binayaran ko na yan sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo dapat dalhin yung bigat na yan. Ako ang tumanggap ng kabigatan na yan. Anong dapat mong gawin? Sundin mo lang yung pinapagawa ko. Mamuhay ka para sa iba, sa iyong pamilya, sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin. Pandemic, baha, apoy, wala yan sa pag-ibig ng Diyos na kanakapaloob kay Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Please don't forget, subscribe.